Hello, good morning. Welcome to Annie Things. Good morning talaga, sorry. Pero 10:16 p.m. Yan, gabi na. Pero konti lang po, yan. Konti lang po, kadarating lang ng ninang ninyo sa bahay. So sabi ko parang gusto ko pang kahit sandali lang, ano, bago matulog. Hindi pa ako inaantok eh. Siguro kahit mga 30 minutes lang tayo, mabilis lang. Samahan niyo po muna kami ha. Siyempre, paki-share niyo na rin po. Ano? Paki-pindot na po ang share, share, share. Okay? So, 4 million live viewers. Ayun na. Andiyan pa, mga gising pa. Sinasamahan pa tayo, Sari. Andito si Sari sa tabi ko. So, maganda ang ating, ano, hindi alam ni Sari kung ano, yung ating topic. Ngayon ko palang sasabihin, Sari, ang topic natin ay cheating! Ba't ka natawa? Bakit ka natawa? Ang topic natin, ang topic natin ay cheating! Ano naalala mo? Pero may basbas. Ano naalala mo sa cheating? Ano? Sa ano? Sundays, at saka yung sa, ano mo yung restaurant yun, ma'am? Nagkape tayo. Doon sa Rustic Morning, at saka doon sa Sundays. Yung kinain mong ano na nga yun? Hot cake, at saka, ano yung isa? Burger. Yan. So, ayan. So, alam niya yung kanyang ginawa, cheating, ika nga, yan. So, meron ka pa bang isinunod doon, Sari? Na-cheating mula nung huling kain na yon, nag-strict ka na uli, balik ka ng low carb, wala ka ng kape, na may asukal. Sure ka? O magtimbang ka ngayon, gusto ko makita. Tingnan ko nga! Ayan na naman siya. Titingnan ko nga! I-announce ko sa kanila, a-update ko. O, so, 73 daw. Ayan. Kita mo? Kapag nag-cheat-cheat, yan ang nakakatakot, yung timbangin sila. Oh. Si Sari ayaw magtimbang. Yan. Gabi na, no? Ang ingay pa namin. Ano? Sige lang po. No? Konting kwentuhan about cheating. Ano? Paano daw ba nga yan ano, maiiwasan ang pag-cheat-cheat? Yan. Kasi ang dami pong nag-PM, no? Message sa Ninang Annie Things na ilan yung nag-message about the cheating, di ba? Na dadapa daw sila, nahihirapan sila. So, ito, pagkwentuhan na natin. Baka makatulong, no? Naway makatulong itong kwentuhan natin ang mabilis lang. Gabi na, no? So, may mga gising pa naman. Ayan, no? 1.8 million live viewers. Yan. So, nakashare ka na ba? Ayan. Huwag ka maingay, ha? Huwag mong ingayin yan, ha? O yan, bumati muna tayo ng mabilisan na good evening po sa lahat. Ayan, si Lolette Ignacio, Evelyn Cabalbag, si Kimi Awit, hello po Ninang, sabi niya, Roxanne Ladran, good evening po sa inyo, Marilu Derige, Tirubi de la Cruz, andiyan ka, so salamat naman, gabi na, ano, Gina Zara, Victoria Cueno, Cheryl Basto, Nancy Bernardo, si Grace Chan, Odette, Umali, si Vivian Madrazo, yan, so Amla Mendoza, yan. Good evening po sa lahat ng nandito na nanonood ngayong gabi na. Gabi na tayo, no? Past 10 na, 10:20 na. Pero samahan nyo ako, no? Kung sino yung mga gising pa dyan, ayan. Samahan nyo kami ni Saripa at pag-uusapan natin itong cheating-cheating na to. So, cheating, ano? Paano daw bang, maiiwasan mag-cheat, di ba? So, marami kasi ano yung nagsasabi nga na hindi nila kaya at nadadapa. Pero parang sa ilan ay sinasabing parang hindi na nila kayang bumangon pa. Yung ganon. So, hindi po. Huwag nating isipin yun at huwag nating ilagay yung isip natin o focus na hindi na tayo makakabangon ulit. O, sige na. Nakapag-cheat ka na. Katulad ni Sari, di ba? Ibigay nating example si Sari sa inyo. Nakapag-cheat siya ng dalawang beses, di ba? Uy, teka muna, ganda ng kuko ko. Ngayon lang yan. Di ba, ang cute, sorry, no? May dilaw pa siya sa, ano, dito, oh. May dilaw pa siya. Ang ganda, di ba? Ngayon lang yan. Punta kami ng Bacolod. Ang ganda, ang cute. Pero walang haba-haba yung extension, wala. Yan na yung natural na kuko ng ninang ninyo.
Ayun. So, cheating. Katulad ni Sari na nakapag-cheat ng dalawang beses, di ba? Pero mula noon, tingnan nyo, anong sabi mo, Sari? Hindi ka na umulit. Hindi na naulit yun. Okay. So, anong oras ka bang kumain kaninang umaga? Anong oras yun? Pasado alas 11 na. So, tingin mo, anong ilang oras ang ano mo, ang fasting mo? Medyo mahaba eh. Diba? Halimbawa, kung 6 p.m. 6 p.m. tapos past 11, 6, 6, 12, plus 5, 17, mahigit. Sabihin mo, 17 and a half hours the fasting ni Sari. So, yun yung ano, at least minimum 18 hours mag-fasting po kayo. 18 hours minimum at least kapag kayo ay nadapa. Pero harinawa eh hindi naman laging dapa. Yung dapa na minsan na nakain kayo eh kailangan mindset na tayo na hindi na pwedeng maulit 'yon. Bakit? Kasi kung meron naman tayong mga health issues, eh talagang hindi naman pwedeng laging ganun ang katwiran natin. Na konti lang naman, 'di ba? Minsan lang naman. So, hindi rin makakabuti sa health natin yun. Yun lang ang reminder ko sa inyo. So, talagang sikapin natin na go strict tayo lagi. Go strict. So, nadapa kang minsan, makalawa, sige. Pero tama na yun, ha? Huwag ka nang gagawa ng tatlo, pangatlong cheat. Huwag na po. Talaga ituloy-tuloy nyo na strict at clean. So, the best na po talaga ito eh. The best na ang strict at clean low carb para sa health natin. For longevity, para ma-reverse ang lahat ng mga health issues, for prevention. So, ang galing-galing po talaga eh. So, proven na ng ninang ninyo, kaya patuloy na isineshare ko lang po sa inyo ha, na, Diyos ko po, huwag na tayong mag-worry, huwag na tayong ma-depress, huwag na tayong mag-alala. Ito na po ang regalo ng Diyos sa atin, ang strict at clean low carb. So, ang kailangan lang talaga ay sundin, pag-aralan, at gawin ng tama. So, eto, may sagot agad, gawin ng tama. Paano ba yon ni Ninang Anythings? Okay? Ang galing, may last day promo na sila bukas, si Doc Presi at saka si Dodong Gala. Team silang dalawa. Meron tayong low carb doctor, si Doc Presi at saka coach naman, si Hernan. Si Hernan, siya si Dodong Gala. So, team na silang dalawa, meron silang promo hanggang bukas. May less 1K pa si Ninang Anythings nyo doon sa kanilang promo, sa kanilang team, no? Kaya napakamura na po ng magiging ano kasi naka-promo na sila, may less 1K pa. Doble-dobling biyaya 'yon, 'di ba? So parang meron silang ano 1 month na coaching with ano pa 'yon, may consultation pa, with check-up pa with the Doc Presi. Alam nyo ba in 1 month 3,000 lang. 3,000 lang. Sipin nyo yun, 3,000 lang, isang buwan. Oh. Eh di, samantalahin nyo na po. Doon sa mga nahihirapang mag-umpisa, nahihirapan na hindi alam kung paano gagawin ng tama. Kasi yun ang ano doon eh, bottom line doon, ang low carb, paano ba yan? Yung sinasabing strict. Paano yung nasabi na kailangan ganito? Paano bang matututunan yan? Paano bang magsimula? Ayun na. Yun na talaga ang sagot doon. Naka-promo po sila hanggang bukas. So, pwede na kayo mag-message ngayon. Hanggang bukas na lang po yung malaking promo nila na yon. Ano po? So, andyan lang po sila. Tuturuan tayo. Matututo tayo ron. Pero aside from yung kanilang coaching, kailangan din po aaralin din natin ang ano ha? Na mag-aaral din po tayo sa sarili natin. So, doon na, PM kayo sa dito, kay Ninang Anythings nyo, at may mga isesend naman ako sa inyo para initial, meron na kayong pangsimula na aral. Ano po, ng simplified na po yun, yung sa akin, yung ginawa ko. Ano ba yung talagang ginawa ko sa sarili ko na paglo-low carb? Yun po yung isi-share ko sa inyo. So, makakatulong din po yun sa inyo, plus yung kanila pang coaching, na napakamura naman kahit 1 month lang mag-avail na kayo hanggang bukas lang po ang kanilang promo with less 1K from Ninang Anythings ninyo. Ano po? So, para sa inyo po yun ha. Tulong ng munti. Munting tulong ni Ninang Anythings nyo para sa mga may sakit, para sa mga naguguluhan, nahihirapan na paano gagawin sa low carb. Ano po? Para sa inyo po yun ha. Yan. So, go na po kayo ron. Mag-enroll na po kayo at mag-message na sa kanila.
Napakamura na po yung offer nila na yun. Grabe. Yan, si Roxanne Ladran, Evelyn Kabagbag. Aha, so pwede pa rin kayong, ah, Jemen, gising ka pa. O, sige, pumunta ka dito bukas, magsimba ka dito, at dito ka rin mag-breakfast. Yan. And then, si Atilin Canales, andyan, nanonood, kumusta ka na? Christina Mendoza. Ay, nako, sino yung mga nadadapa dito, ha? Sinasabing nadadapa. Selvi Tulio, yan, si Carpaner. Nako, salamat naman, andyan kayo, ano? 3.8 million. So, ayun. Tapos, kapag nag-cheat-cheat, alam mo, Sari, meron ka bang naramdaman? May naramdaman ka bang masama sa pakiramdam mo? Sa katawan mo nung nag-cheat ka ng dalawang araw, dalawang beses? Hindi. Aside from bumigat, meron ka bang hilo, sakit ng ulo? Meron ka bang mga ganon? May naramdaman ka? Wala naman. Wala naman. Okay, good. Kasi ito nga eh. Kasi yung mga nag-cheat-cheat, mas mainam na yung merong kang nararamdaman, naaalarma ka. Yun, halimbawa, nahilo ka, sumakit ang ulo mo, nang hina ka. Mas mainam pa yun, baka hindi ka na umulit, di ba? Matatakot ka na eh. Yun, so yun, may mga ganon. Pero meron din na nag-cheat-cheat na walang nararamdaman at yun ang pinakamahirap. Mas mahirap yung walang nararamdaman kapag nag-cheat-cheat. Hmm? O, walang sign, oo. Kasi ang tendency, bakit? Eh di kakain uli. Kasi walang naramdamang masama, di ba? Posible na kumain uli ng bawal. Kasi babalik yung cravings nun eh. Kapag dumalas kasi yung cheat na yon, yung ngayon kinain mo matamis, di ba? Mm-hmm. Yung hot cake. Oo, may tendency na bumalik ang cravings mo and then mahihirapan ka na namang mag-adjust na naman dun sa low carb. Yon, so tendency nun, kakain ka na naman. Eh, wala ka namang naramdaman na discomfort. So, parang feeling mo, okay lang, di ba? O okay ka na. So, kakain ka na naman ng kakain. So, yun ang mahirap. Pero, kung ano, may naramdaman ka na discomfort, di ba? Yung sumakit ang ulo mo, nahilo ka, nagsuka ka. Yung iba kasi, sumusuka pa eh. Pag nakakain ng ganyan, meron sumusuka. Yun ang maganda, may sinyalis. At hindi na yun uulit. Kasi, ang sinasabi ng utak niya na ayoko na kumain uli. Ayan, tinan mo, nahilo ako, nagkandasuka ako, kumain lang ako ng hot cake, di ba? Yon. Eh sa'yo walang sinyalis, so pwede kang umulit uli yan. Bukas magkakapi ka ng may asukal kasi ala ka namang naramdaman. Mahihirapan kang bumitaw dun sa cheating mo. Okay, nakuha mo? Oo. So, yung sa'yo, wala ka naramdaman, alam mo kaya medyo ka pa eh, dahil nga wala ka namang health issues pa ngayon na mabigat, di ba? Yun lang paa mo na sabi mo, misa sumasakit. Oo. Pero kung iisipin mo, ang motivation mo na lang sa sarili mo, para ma-remind mo yung sarili mo, ma-alarma ka, talaga, mahirap magkasakit sari dahil una, byuda ka, tapos marami kang anak, di ba, na umaasa sa'yo. So, yun ang magiging inspiration mo para hindi ka na mag-cheat. Yun. So, yun ang magiging para, ay nako, hindi. Kailangan lagi akong healthy. Kailangan hindi ako magkasakit. Hindi pwede. Yun. Dahil maasa sa akin ang pamilya ko. Hanggang apo ko, maasa sa akin, di ba? O, yun. Yun naman ang para sa'yo. So, harinawa, ituloy-tuloy mo na yan, ha? Sari, harinawa, tuloy-tuloy mo yan, ha? Yun. So, ngayon, teka, tingnan natin dito. Josie Rodolfo, si Tess Delioson, Aiza Tabaranza. Pwede po bang magtanong? Opo naman, Ate Gina Zara. Talaga nagtanong pa si Ate Gina. Opo naman, tanong lang po kayo dyan. At alam nyo naman, sariling journey ko yung aking sinishare. So, marami naman po tayong may sishare. Dahil marami na po akong pinagdaanan. So, 2 years and 5 months na po na strict po tayo. Maricel Glemao, good evening po. God bless po. Ate Lynn Canales, good evening po, Ate Annie. Okay naman po ako, Ate Annie. Yay! So, thank you, Lord. At okay na okay ka kasi hindi, madalang kitang madalang kitang mag-abot dito sa sa ating mga kwentuhan. So, tingnan natin ang tanong dito ni Ate Gina. Sige lang, Ate Gina, maglagay ka lang dyan, Yan, Jaja. Josie Rodolfo.
Sherry Eduarte. Mm-hmm. Hello po, watching from Madrid, Spain. Si Eliseo, Aileen Marcos. Kumusta po kayo dyan? Ako ang layo, no, sa Spain. Amy Yagam, ayan. So, yun, yung cheating kasi, hangkat maaari, alisin na natin sa bukabularyo natin yan. Kasi napakahirap, lalo na sa mga may health issues, alam niyo po ba? Sabihin ko ng derechahan sa inyo, hindi po kayo gagaling hanggat kayo ay nag-cheat. Oo, sorry po ha, love ko lang kayo. Napakasarap kasing namnamin yung ano eh, maramdaman mo na meron na tayong na nararamdaman na ano, na improvement sa health. Ang sarap kaya, once na naramdaman nyo yung first sign ng improvement sa health natin, ay grabe. Ituloy-tuloy nyo na yon, talagang grabe. Mas ganado kayong gawin ito, yung strict low carb. Oo, umasa na kayo na talagang gagaling po tayo. Yun. Hindi yung kapag nakaramdam ng konting ginhawa, balik na naman dun sa ano, sa cheating. Ay nako, Diyos ko, patawarin tayo ng ina ng awa. Eh talagang mahihirapan tayong ano, mag-heal. Mahihirapan talaga. Ano po ba ang dapat mawala yung laging manhid yung talampakan sa paa ko po? Sabi ni Ate Gina Zara. Kayo po ba ay nag-electrolytes, Ate Gina? Oo. At ano ba yung sign na yan sa ambagaling? Na kayo po ba ay naka-low carb na? Gano'ng nakatagal? Kayo ba ay beginner? Kayo ba ay strict low carb? Diba? Kasi manhid yung talampakan. Nanggaling din po kasi ako dyan. Nung ako ay mataas ang asukalera ko, yung namamanhid ang talampakan. So, marami pong ano yan. Yung mga tanong ko, pakisagot nyo po para makita natin yung dahilan kung bakit namamanhid. Diabetic po ba kayo? O baka hindi pa kayo naglo-low carb? Ganyan po kasi yung naramdaman ko noon nung ako'y mataas ang sugar na high carb pa ako. Namamanhid ang pa ako. Walang pakiramdam. Yan, isa yan. Ngayon, kung kayo naman po ngayon, naka-low carb na, baka kailangan naman po ng electrolytes lang. Yun. Baka naman po, di ba? Electrolytes lang ang kailangan ninyo. So, sige po, pakita. Sagot nyo po yung mga tanong natin, ha? Bakit kayo namamanhid? Hanapin natin ang reason. Yan. Crispy Tolentino, ikaw, Mamaika. Sige, dagdagan natin yung kwentuhan pang konti habang nag-iintay pa tayo dito ng ibang mga tanong ninyo, ano? Lagay lang kayo ng tanong dyan, ano? Ito. Ito, isa pa natin pag-usapan, ha? Yan. So, ito yung diskarte ko kapag meron akong biyahe maghapon na wala ako sa labas. Ito, ha? Pag-usapan natin yung paano ba yung diskarte na ano, nagugutuman. Yung iba, sinasabi na kakain sa restaurant, so wala namang dung strict na pagkain, na low carb. So, talagang problema yon. So, paano ba ang gagawin natin? Ano? Kapag halimbawa, meron tayong meeting, no? Maghapon niya na wala ka sa bahay. Tapos, ang pwede lang yung kain sa restaurant. So, para maiwasan natin yun. Kasi ang hirap talaga ng pagkain sa mga restaurant kasi yung kanilang mga ingredients, hindi tayo sure kahit na karne siya. Yung oil na gamit nila at yung mga inflammatory ingredients, yan dun yung nakakatakot na makonsume natin. Yun po yung. Kaya kahit ako, talagang, ang kinakainan ko lang po, alam nyo, ngayon, ang kinakainan, kaya tulad kanina, kumain kaming mag-anak sa Korean restaurant, yung Sangyup. So, talagang plain na beef lang talaga yung aming kinukuha, plain na beef at saka plain na pork. So, yun lang yung gini-grilled namin. At sa grilled naman, walang nakalagay na kahit ano, walang butter, wala. Talagang as in plain lang na karne na yun lang. And then, meron lang ako ng na kimchi, yon. At yung kimchi naman, parang magkalasa lang, kapirasong-kapiraso. So, parang sa bawat ano, sa bawat subo ko, ganyan lang kapirasong ganyan na dahon, no, na kimchi ang aking ano, para ano, ibabalot ko siya sa ano na nga yung dahon na yon. Sa lettuce. Yan. Babalot ko lang doon yung karne and then lagyan ng kapirasong ano, kimchi at saka lettuce. Yun na yun. Isusubo ko na. Ganun lang po talaga ang kinakain ko sa Korean restaurant. So, yun lang yung nakikita ko na pwede sa akin. Kaya yung mga anak ko naman, very supportive naman sa akin. Kaya para kami, makasama nila ako.
na kumain sa labas dahil siyempre masarap yung sama-sama nga kami, eh alam na nila kung saan nila ako yayayain. So basta ganun, nasa Sangyup lang kami sa Korean restaurant. Yun lang ang pwede talaga. Yun. So grilled na walang nakalagay kahit ano. Meron kasi silang templado na rin eh. Sabi ko, plain lang, plain. So ganun lang kasimple. Ano po? Yan, mga tips sa inyo. So meron pa rin naman tayong pwede, pwede makain sa labas na strict pa rin. Yun, katulad ng mga Sangyup. Pero ang the best talaga magbaon na tayo. So ano yung kalimitang binabaon ko kapag ganyan? Bawa, milakad kami ni sidekick ano, aalis kami ng 6 a.m. So halimbawa, biyahe kami ng malayong lugar, tapos ang estimate namin makakabalik kami sa bahay ay mga 6 p.m. na rin. So 6 a.m. to 6 p.m. So parang pasok doon yung 2 meals ko, 'di ba? Kasi ang first meal namin nasa tanghali na, and then ang second meal namin nasa mga 5. Ganyan. So pasok ang 2 meals. Prepared na ako doon. Yung aking ano, cooler, may cooler na ako talaga, sin cooler, lalagyan ng mga bottled water, yung ganon. Meron na akong cooler na sa amin ni sidekick. Ayun na, ipiprepare ko na yun sa gabi, and then lalagyan ko na ng mga bottled water yon. Yon, so meron na akong sigurado. And then eto na sa umaga, mga alas 5 yan, maglalaga na kami ni Sari ng ano, ng itlog. Tapos meron akong pipino, babalatan ko 'yung pipino, tatanggalan ng buto at saka hihiwain ko ng ganyan, at meron akong lalagyan, may container na ako. So, medyo safe na ako doon sa dalawa na 'yon. May nilagang itlog at saka pipino at may asin, okay? Lagi akong may asin at saka yung plain tubig lang. So minsan naman si sidekick ay dumadaan kami, syempre alam niyo sa mga coffee, kape-kape sa ano tawag diyan, sa Petron o sa Shell, da, sa North and South, meron naman 'yan. Stopover kami para lang sa plain black coffee. So yun ang aming ano, na magkakape lang kami, ganun, para stopover lang kami. So ganun lang. Pero yung first meal and second meal, pasok na doon yung itlog at saka pipino, or pag ano, syempre kailangan may protein, kahit yung sidekick na steak, eh magluluto na ako tsaka hihiwain ko na yun. Hiwain ko na, slicing ko na yun, and then may container uli ako. Yun na, kahit medyo lumamig na siya, okay lang. Okay lang yun. So, meron naman din akong bag dito na may ano, ano ba yung may thermal? Oo, may thermal. So, doon ko naman siya nilalagay. Pero yung pipino ko, nilalagay ko sa cooler ng yellow para malamig. Ang sarap. Ayun na, kompleto na yun. O, basta may asin kayo, ha? Mahalaga may asin. Para kung sakaling abutin kayo ng discomfort, madali na yun. So, asin sa dila, at saka mga tatlong lagok lang tayo na tubig. Solve na tayo ron. O, ganun na, makakaraasa tayo sa maghapon. Kaya walang dahilan na makapag-cheat. Walang dahilan talaga para sa akin, walang dahilan na makapag-cheat. Okay? So, halimbawa naman, pupunta naman ako ng ibang bansa. Yun. Tulad doon, papunta kami ng US. Ay pagdating doon, kaagad, tutuloy na ako, mamamalengke na ako ng mga meat ko. Mamimili na ako ng ano, may pork na ako dyan, may beef na ako dyan, may ground pork na, may ground beef pa ako. So, may konting chicken. Ganon, so lulutuin ko na yun talaga. Naka-schedule na ako na pagdating ko, mamamalengke agad at iluluto ko na yun. So, ano pang problema ko doon, kahit na magstay ako ng matagal doon, meron na akong siguradong food. Okay, so syempre, hindi na naman maiwasan, no? Laking lalabas kami na meron kaming mga buffet, restaurant na pupuntahan, at yan naman ang hilig naman ni, ano, ni sidekick. Okay, sa buffet naman, eh, may mapipili naman eh. Eh, wise pa rin tayo doon. May mapipili pa rin tayo sa buffet. Kasi meron sila doon mga, ano, mga steak din. Steak, huwag mo lang lalagyan ng sauce. Huwag mo lalagyan ng sauce. Steak lang. Okay na. Oh, walang sauce. Oh, grid lang naman yun. So, merong ganon. Tapos, alam nyo yung mga seafoods na mga like alimango o yung ano ba yun? King crab. Ayan, marami doon king crab. Yung mahahaba ang legs. Ah, ganon lang. Plain lang siya. Kasi steam lang yun eh. Yun lang. Ang dami na. Tapos yung gulay nila, meron sila doon na ano eh, mga steam na mga broccoli, mga koli. And then, meron din silang mga salad. May mga salad sila doon. Yung mga greens, mga ganon. So, meron din naman silang mga dressing. So, hindi ko nalalagyan ng dressing. Yun lang gulay mismo na yun. Yun na lang.
pure na gulay na walang dressing. Magpipili mo naman yung gulay na pasok. Basta ang kailangan kasi marunong na tayo kung ano yung mga low carb lang na pasok sa ating ano, yung food na low carb na pasok sa atin. Kailangan memorize na tayo yan, no? Hanggang doon lang tayo sa safe list. Okay, kaya laging dapat daladala natin yung listahan ng food guide ni Doktora Grace na yan eh, para hindi tayo maligaw eh, di ba? Oh, yun ang ating pinaka-guide. Pinaka talaga, pinaka-guide na talaga natin yun. Okay, basta stick lang tayo sa safe list. Safe na tayo kapag nasa safe list tayo. Yun na yung pinaka-guide natin. Ako, kailangan wise at matalino at madiskarte tayo pagdating sa ano, sa health, sa pag-aaral. Ang dali lang naman eh. Alam mo, kahit nga hindi nag-aral ng kolehiyo, kahit hindi nga nag-aral ng high school, kahit nga hindi nag-aral ng elementary, eh, ang dali lang matutunan naman ng low carb. Ang dali lang po naman. Marunong lang kayong ano, makinig, di ba? Pakinggan nyo lang yung mga lesson, pakinggan nyo lang yung mga aral doon, mga videos si Doktora Grace. Ay, sadya ay matututo na tayo eh. Oh, yun. Kaya hindi pwedeng dahilan yung sasabihin nyo na hindi nyo kaya, hindi ako marunong, hindi ko kasi alam. Kasi nadadapa ako, yung ganun ako, bagsak yan. Ika nga, magkakaroon kayo ng back subject. O, di ba? Gusto nyo ba yun? O, kailangan lagi tayong honor roll. Honor roll yan, no? Kaya kailangan aral. Eh, simple lang naman. Diyos ko naman, hindi naman kailangan mag-doctorate o kaya eh, may BS degree tayo. Diyos ko, para aralin yan. Hindi naman. Hindi. Napakasimple lang talaga. Yun. Tingnan natin dito. Ano po ang electrolytes ni Nang Annie Things? Opo, meron na tayo nakapin dyan. Ate Jennifer Kiatson. Oo, pakitingin nyo po sa ibabaw nito. May nakapin na po dyan na timplada ng electrolytes. Josephine De Leon. Hello po, good evening. Ayan. Si Adele Ramos Pito. Ayan, good evening po. Ay, naku, magsipag low carb na po tayo. Alam nyo ba? Naku, kung malalaman nyo lang talaga, sobra. Na sobrang blessed tayo dito sa low carb na pinadala ni Lord. Grabe. Hindi, ano eh, parang unbelievable. Parang imposible. Pero hindi eh. Grabe talaga, amazing. Itong strict low carb. Ay, naku, kakaiba. Kakaibang blessing to ha. Kasi health is wealth. Yan ang tunay na kayamanan, yung maging healthy tayo. Yan talaga yan. Ako, eto na, pinadala na rin ni Lord. Napakagaling naman, no? Thankful and grateful talaga. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa puso ng ninang ninyo. Sobra, ang galing. So, kung andyan na yung ano, mabuting balita, eh, matuto naman tayo makinig. Ay, nako, sundin lang natin. Gawin na natin. Now na, huwag nang patagalin. Ang hirap na malate. So, ilan yung nakausap po doon, sayang daw, parang huling dumating si low carb. Sana daw buhay pa nanay nila, sana daw buhay pa tatay nila, yung ganun. Eh, wag na nating isipin yun. Basta ngayong narinig nyo na, wag nyo nang pakawalan. Ito na talaga. Ha? Oh, ito pa isa, si Ate Josephine De Leon, nag-low carb. Nag-low carb po, kaya lang dirty pa po. Hala! Hala, alam na ha, alam na this, alam na kapag dirty ha, dirty marumi. O, eh meron namang malinis na opposite niyan, so doon na tayo sa clean. Gawin na natin clean. Wenny Aquino, si Yeng Santiago, okay lang po ba ang calamansi water without sugar instead na lemon water during fasting? Hindi po ba nakaka-break ng fast? Nakaka-break po yan ate. Ang pwede lang ay yung slice niyo yung calamansi, slice lang or lemon na in-slice pero do not squeeze. Hindi pwede. Pag in-squeeze ko yan, mabe-break na ang fasting nyo, ha? Si Ate Gina Zara, hindi pa po ako nag-low carb. Nanood lagi ako sa inyo kung ano ang mga bawal. May gamot ako para sa diabetes. Ha? Ate Gina, Sarah, mag-PM ka po dito sa Ninang Annie Things, ha? Dito sa page ng Annie Things. At meron ako isesend sa inyo, ha? For beginners, aaralin nyo po yun muna, ha? At alam nyo ba na ang diabetes para sa akin, parang sinat lang. Alam nyo bang napakadali lang inormalize ng sugar? Sobrang dali. Napakadali lang talaga.
So, ang kailangan lang is, paano ba yun gagawin? Paano ba yung sinasabing madali na yun? Yun lang naman eh. At madali lang ding aralin. Kaya, mag-PM ka po ha. At may mga isesend ako sa iyo ha. Gina, Sarah, at posibleng ang mga gamot natin sa diabetes ay matanggal talaga. Okay? Matanggal. Para ibibili lang natin sila ng mga karne. De enjoy pa tayo. Di ba? Sarap. Yun. Vanji Villanueva, hello, good evening po. Tingnan natin kung meron pa dito. Tanong-tanong lang po kayo, tanong-tanong. Yuki Sato, ayan. Hello po from Tarlac, si Mil Tessa. Edgar Felebrico Jr., hello po, nag-start po ako January 3. Ang timbang ko po noon ay 75, ngayon po ay 65. Salamat po sa motivation ninyo. Yan, 75, 65, so 10 kilos. Wow! January, February, March. Wow! Ayos yan, ang galing. So 10 kilos agad. Salamat po. Don't forget electrolytes ha. Baka may discomfort kayo ha. Abangan. Agapan na ng electrolytes ha. Yung mga discomfort na nararamdaman natin ha. Tuloy-tuloy lang po ha. Kuya Edgar, tuloy-tuloy nyo lang po ha. Kaya-kaya na natin yan. Yan. Si Kayu. Good evening. Yan. Hansel Manapol. Hi po, new followers po ako ninyo. Ask lang po ako kung pwede po ba ang electrolyte sa my kidney stones. Opo, pwede po yan. Pwede po yan. Pati yung kidney stones nyo, inuman nyo na rin po yan ng nilagang sampalukan. Ano po? At nakakatulong po yan para ma-drain, lumabas ang inyong mga kidney stone. Opo. O, take note, sampalukan. Iinumin nyo po yan, mga limang dahon, limang puno, ganyan po kataas yun, mga 1 to 2 feet ang taas niya. So, ilalagay nyo yun, mga limang piraso, kasama ang ugat, okay, na ilalaga. 10 minutes lang yung pakukuluin. So, isang litrong tubig, and then pag ano, ilagay nyo sa rep, pwede naman yan. Halimbawa, hindi nyo naubos ng isang araw, sa second day, pwede pa rin po yung nilaga natin na yun, ha? So, tsagain nyo lang po na araw-araw, mga 3 baso ang maiinom nyo, 3 basong ganyan sa maghapon, ano po, ng sampasampalukan. Makakatulong yun po yan sa inyong kidney stones. At syempre, kailangan po na naka-strict low carb na po kayo. So, okay lang po yan na mag-take kayo ng electrolytes plus plain water during your paglo-low carb, lalo na at kayo ay magsisimula pa lang. Ano po? Nako, opo, posible po. Nako, meron ng ano, gumaling dyan. Dahil lang sa strict low carb at saka sampasampalukan, ha? Si Melanie de Dios. Abaw, gabi na, gising ka pa. Ay, salamat naman at nanonood ka. Maring Tess. Sabi niya, Maring Tess Doroliat, makinig ka dito kay Tita Annie Things para makapagsimula ka ng mag-low carb. Paki-follow mo na siya. Si Ate Melanie. Tama po, makinig kayo kay Ate Melanie. Tinutulungan lang po kayo. So, thank you for sharing. Ate Melanie, pindutin nyo na rin po yung share para hindi lang yung mga itinag nyo, kundi ang buong friends and relatives nyo ay pwede pong makapanood dahil sa sharing ninyo, ha? ZJ, Tita, good evening po. May tentative week na po ba? In December, ang Christmas party natin. Wala pa po eh. Wala pa po. Pero yung ano, parang meron na yata. Yung, nako, hindi ko matandaan ang exact date. Yung National Low Carb Day, meron ng in-schedule eh. Hindi ko lang matandaan. Pero October pa rin. Yun. Pero yung Christmas party natin, parang wala pa. Wala pa. Too early, ano? Excited naman si Kuya CJ. Yan. I-announce naman natin yan. Cherry Morales, hello po, watching from San Antonio, Nueva Ecija. O, good evening sa inyo. Gising pa kayo, ha? O, 10 minutes na lang. 11, matutulog na tayo, ha?
Si Merly Datuin, hi Ate Annie Things, good evening po. 1 year and 7 months ako, follower sa'yo, tagal ko hindi nakapanood sa live, watching from California. Ay, nawala. Napindot ko. Teka, hanapin natin ha. Ayun. Watching from California, USA, si Merly Datuin, 1 year and 7 months. Wow, ang galing naman. 1 year and 7 months sa kayong ano? Naka low carb. Hi, Ate Antis, good evening po. 1 year and 7 months ako. Followers sa'yo, tagal ko na hindi nakapanood. Okay, so I hope na kayo po ay naglo-low carb na rin po, ha, ng ganung katagal. Opo, so California, andyan po kami ng 15, April 15, andyan po kami sa California, yay! Ano kaya tayo magkikita? Pero ano lang kami, 2 days lang kami po dyan eh. Gabriel Sunga, hello po! Davao City, yan. Si Marvien Somne, mga gising pa, no? Thank you po, ha? Pero 11, matutulog na tayo, ha? Anjo Macafe, wow, Tita Annie Things, grabe ang energy. Nakapag-live ulit. Yan ang benefits ng low carb. O, diba? Tama ka po, Anjo Macafe. Eh kasi naman, oo, dumating kami, sabi ko, parang gusto ko pang mag-live sidekick kahit kapiraso lang. Yan. Gemaline, Gemaslin Binuya, ano po meaning ng inflammation if nag-low carb na? Opo, pag nag-low carb na, yan eh, bunga ng ating mga high carbs, ano, nagiging inflamed yung katawan, yung loob ng katawan natin, may pamamaga. So, due to yung mga kinain natin yan, mga, lalo yung toyo, ang lakas niyan magpamaga, no, yung mga toyo, yung mga inflammatory ingredients. So, talagang halos lahat ng dibote na mga ingredients na yan, ay, naku, out po yan. Yan po yung inflammatory, ano, kaya avoid muna. Ako, simpleng asin lang po ang pangalat ko. Wala nang iba, okay? Wala nang iba. So, para ma-avoid yan, talagang asin lang ang gamitin nyo, ha? Lahat ng dilata, dibote na yan, out po yan. Pati mga process na yan, inflammatory yan. Ako, hindi po talaga pwede, ha? Okay. Shirley Ann Lansang, salamat po at may natutunan ako muli sa inyo tungkol sa lemon water. Kadalasan po kasi nagpipiga ako at slice pa ng lemon sa maghapon. Opo, Ate Shirley, during your eating window, pwede naman tayo nandyan na mag-squeeze. Pero during fasting, hindi pwede. Halimbawa, 6 p.m. start na kayo ng ano ng fasting, 'di ba? 'Yun ang last meal nyo. So 6 p.m. and then matutulog tayo. So nagising kayo ng mga o kaya nag-breakfast kayo, nag-first meal kayo ng mga 10 a.m. So during yung fasting na 'yun, 6 p.m. hanggang 10 a.m., 'yun po yung fasting period nyo na hindi muna kayo pwedeng mag-take niya na in-squeeze na lemon, hindi. Pero ang eating window nyo, 10 a.m., kakain na kayo hanggang 6 p.m. uli. Yung 10 to 6 na yun, pwede na po kayo during your eating window na pwede na kayong kumain. Yun yung pwede na kayong mag-lemon water, yung gano'n, kalamansi o ano, pwede na po yun, ha? Ganun po ang ibig kong sabihin. Si Leon Siam Maglinaw. Hello po, gusto ko pong matuto sa low carb kasi po mataas din ang sugar ko. Lagi ko po kayong pinapanood. Ate Leoncia Maglinaw, ito pa. Ate, mag-PM ka, Ate Leoncia, ha? May ipapadala ko sa'yo, sisend ko sa'yo para aralin mo. At alam nyo ba, na, ako, parang sinat lang yan. Ang dali lang mag-normal ng asukal. Napakadali lang talaga. Napakabilis lang. So ngayon, kung ano, ito ha, opportunity, chance nyo na to. Meron kasing promo. Ano kaya, kung i-grab nyo muna yung ano, mag-enroll kayo, hanggang bukas na lang yung enrollment nila, ano, Doc Presi. May nakapost po ako dyan, ha, dyan. Dito sa Anythings, tingnan nyo po, ha, yung isinier ko, may pinost ako dyan. Tingnan nyo po, ha, andun yung, ano, yung page ni Dr. Presi Tamundong or ni Dodong Gala, si Hernan. Yun, tingnan nyo po doon at doon kayo, i-click nyo lang at lalabas na yon. So, doon kayo mag-message, ha? Eh, i-grab nyo muna to. I-grab nyo muna.
Kasi hanggang bukas na lang eh. I-grab nyo muna. Alam nyo ba, 3,000 lang. Ha, may doktor na kayo, may coach pa kayo. Team na sila. O, 3,000 lang. Kasi 4,000 yon, may less 1K si Ninang Anitis nyo. Kaya 3,000 na lang yon. Isang buwan. Libre check-up na, may coach pa, daily monitoring pa, babantayan pa kayo. At matututo kayo kahit isang buwan lang. Kahit isang buwan lang, matututo talaga kayo, ha? So, ngayon lang sila may promo na ganyan, kalaki ang discount. Napakamura, napakamura. Kaya, mag-PM na po kayo sa kanila at mag-enroll muna kayo, ha? Yan. Tama, tita, na-share ko na po at yung Melanie Detius. Oo nga, di ba? Si share lang natin yung mga videos natin kasi hindi natin alam, makakatulong tayo sa hindi isa lang. Kundi lahat ng friends and relatives nyo, doon sa Facebook ninyo, ay talaga namang sila yung pwedeng makabasa at makapanood ng ating mga sharing na katulad nito. Kaya tulungan natin sila. Ilang sabi ni Merly Datiu, 11 PM na naka-live kayo. Naka-perfect timing, nahabol sa iyo. Ate, until now, continue pa rin ako, low carb, sa ngayon, sa ngayon, maghintay ko, bus going to work din, watching sa'yo, salamat naman, at ingat ka ha, kakapanood mo eh, naghihintay ka ng bus, baka maiwan ka ha, oh, kailangan nakabantay ka sa bus, baka maiwan, baka lumampas. Si Emma Caldeo, good evening po, watching from San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Thank you naman po. At nako, 3 minutes lang, matutulog na tayo ha. Marvien Some, salamat po ma'am sa mga sharing niyo po sa low carb followers niyo po. Ako, okay lang po bang mag-low carb ako na may diagnose po ako ng cervical cancer, pero tapos na po ang treatment ko, tapos nagsimula na ako, nag-low carb po noon pa. Noon po, 70 kilos. Ngayon, 52 kilos na po. 7 months na po ako naglo-low carb. Eh, naglo-low carb ka na pala. Eh, di, very good. Very good. Si Marvien Some. Oo. So, congrats na po. 7 months na pala. Of course. Ang sagot ko sa unang tanong mo, kung pwede mag-low carb, yes na yes. At naglo-low carb ka na pala. Tuloy-tuloy lang. So, sa mga cancer, don't feed them. Anong pagkain nila? Ha? Para mabuhay sila. Yang mga high carbs, yang mga sweets na yan, yang mga fruits, yang mga starchy, like yung mga root crops na yan, yung mga kamote, yung mga sabay, mga saging, yung mga matatamis na yan, anything sweet, yan po ang pagkain ng cancer. So, kailangan gutumin natin ang cancer cells, gutumin para sila ang mamamatay, hindi kayo. Okay? So, kailangan magutom sila, do not feed them. Huwag nating pakainin. Okay? Yung ayaw nila, yun ang kainin natin. Ayaw nila ng ng pure na nutrient dense food. Ayaw nila ng ng mga karne, mga itlog, ng mga healthy, ng mga low carb foods. Yeah, kasi ang gusto nila matatamis. Yan, mga high carbs, yan. Kasi nako-convert sa sugar. Yan ang mga paborito nila. So, hindi natin kakainin yon, ha? Kaya sabi ko nga, yung cancer parang lagnat lang yan. Oo, madali lang po. Basta masunod lang at magawa ng tama ang strict na paglo-low carb. Ano, ate? Don't worry po. Yan. Si Ling, bye-bye. Hello po. Gina Sara, thank you po, ma'am. God bless po. Opo, ate Gina, ha? Intayin ko yung message mo, ha? Watching Alberta, sa Canada siguro ito, si Ling, bye-bye. Si Vanjie Villanueva, sa totoo lang po, wala akong diabetes, 1 year na po ako, bedridden at ang aking mga paa po, di ko na maunat, pero ngayon po, una sa tulong ng Panginoon at sa pakikinig ko at panood sa inyo, sa inyong live, gumaan po ang pakiramdam ko at medyo nauunat ko na po, paunti-unti ang mga paa ko. Thank you po, lalo na po sa ating Panginoon. Amen! Amen po. Amen po, Ati Vanjie Villanueva. Amen po talaga. So, talaga namang yung faith natin can move mountains eh, di ba? Yung sinasabi, oo. Pero, hayon, napakabuti ng Diyos at lalo na ipinadala nga itong strict at clean low carb sa atin para sa ating physical. So,
pagtulong-tulungan na po yan. May faith tayo, hindi yan nawawala. Pero tulungan natin din yung ating physical na ano ha, itama ang food, okay? Itama, tama, itama lang natin yung ating lifestyle at yung food. Opo, at umasa kayo. At saka sana din po, ano, kung pwedeng ano, nakakapagpaaraw kayo, ang laking bagay din po niyan eh. Yung vitamin D, paaraw kayo. Oo, tapos medyo stretch lang yung paa nyo, yung kamay-kamay nyo, kahit nakaupo lang kayo. Yung ganun. So, malaking bagay po yun eh. Yung paaraw kayo sa umaga, ha? Tapos, naka-strict low carb kayo, ha? Okay? Si Marlene Bellarmino. Hello po. Good evening, Ma'am Annie. I'm low carb for 2 years na. Follower nyo po ako. I'm hypertensive. 68 kilos. Now, 46 na. Salamat sa sharing nyo, Ma'am. May biochemistry is all normal. Nag-strict low carb na ako! Yes! Dako, thank you naman for sharing. Yung mga ganyan, ang sarap na basahin eh. Ang sarap i-share. Thank you po. Nakakatulong po kayo sa mga nakikinig dito ha. Yung mga nanonood dito ngayon. Nakakatulong po ang inyong mga sharing. Congrats po sa inyo. Yay! Magandang gabi po, Regina Lipana! Yes po, salamat po, Tita Aniting, si Arlene Sotamento. Naku, maraming salamat po talaga. Diyos ko, thank you Lord talaga dito sa Strict at Clean Low Carb. Good evening po, Ninang Aniting. Happy Easter po to all. Jo Suarez, Happy Easter! Yan. Tingnan natin, meron pa ba rito? At alas 11 na, matutulog na tayo. Good night, Tita. Opo, good night. Pwede magpaampun sa'yo. Diba sabi ko nung one time, kung pwede ko lang kayong ampunin ng sabay-sabay. Diyos ko, kung pwede nga lang talaga. Si Merly Datuin. Saan kayo sa California? Pupunta 2 days lang. Sa San Jose, California ako. Ay! Malayo po kayo pala San Jose. Oo. Dito lang kami sa may Monrovia eh. Dito lang. Oo. Sa ibang pagkakataon na lang po, pag nadalaw kayo dito, di makita-kita tayo, di ba? Daye de la Cruz, good evening po. After 1 month and 10 days of LCD, nagkaroon po may protein sa urine. After 1 month and 10 days po. Bakit kaya, di ba? Yun ang tanong doon. Bakit po? Patingin nga po nung ano nyo, yung laboratory nyo, pakisend nyo po nga dito sa Anitings, ha? Antayin ko po, ha? Antayin ko po, ha, ate? Oo, Daye de la Cruz. Tingnan po natin, ha? Ayan. Si Vanji Villanueva, pag po mababa ang potassium, bawal po bang kumain ng baboy? Kasi po sa pag-i-strict po natin dito sa low carb, talaga pong nutrient dense ang ating kinakain. So, talagang may meat. Ano po? So, parang ano yan eh, makukorek lahat yan eh. Makukorek. Kung may mga abnormal tayo, makukorek po yan eh. Ngayon, yung sa kidney naman, kung meron tayong CKD, yun lang, ano, iba kasi ang ano dun eh, iba ang quantity ng meat, ng protein na kailangan dun. So, yun na yung must be guided. Kailangan na, meron na sa inyong nakabantay na low carb doctor at saka yung coach, ano, yung team nila. So, I suggest po na kapag may mga ganyan, na kidney issues, eh magpa-guide po. So, andyan po, may promote sila Dr. Presi Tamundong at saka si Dodong Gala. Hanggang bukas po, Ate Banji. Pwede po kayo mag-inquire mo na doon, ha? At meron na mga less 1K ang Ninang Anitings yung doon na tulong. At si Ruby de la Cruz. Ayan, good evening po. Oy, 11:04 na. Matutulog na tayo. Kaya isa na lang. Meron pa dito. Ti Anitings, okay lang po ba araw-araw na kanin ang pipino at kamatis na pinagaan po ng isang buong lemon at nilagyan po ng iodized salt na gustuhan po ng 27. Opo, pwede naman po. Pwede, pipino at kamatis. Pasok po yan. Hello po, Tita Annie. Ano po magandang supplement para sa hirap po matulog? Katulad nyo po, walang problema sa tulog. Opo, wala nga po. Okay po ang tulog ko. Salamat sa Diyos.
Una po, maging peaceful ang ating mind and then nagpa-pray tayo at andyan naman si Lord, ano man ang ating mga iniisip, problema, eh andyan naman siya eh, hindi naman sagot o gamot yung hindi matutulog. So meron namang iba sabi, hindi sila makatulog kasi wala naman doon silang iniisip, bakit daw hindi sila makatulog. Alam niyo po, ang sarap, magpaaraw kayo sa umaga, ang laking tulong ng vitamin D. Yan kasi ay yan, pampasarap ng tulog yun. Yan. Tapos yung iba naman, nagiinom ng melatonin. Okay? Try nyo rin po yun. Melatonin capsule. Regina, Lipana, Teanitis. Okay lang po ba araw-araw nakain ng pipino at kamatis? Ah, ito yung isa. Oo. Hello po, magandang supplement para sa... Ayun. Ma'am, normal ba pag low carb ka na at may nakain ka na bawal mag-LBM ka? Opo, yan ang sinasabi ko kanina. Kapag nag-cheat tayo, may mga discomfort tayong mararamdaman. So, huwag nang uulitin. Yun po yun. Huwag nang uulitin. Huwag nang uulit na mag-cheat. Kasi yan na nga, may mga discomfort tayo. Eh, gusto ba natin yun? O, tapos hindi pa tayo gagaling kung meron tayo hinihil. O, huwag na lang mag-cheat. So, no cheating. Don't eat lason. And no cheating. Huwag po. Dahil, nako, yung goal natin, masisira. Tapos, malulungkot tayo. Diba? Madedepress tayo. Magaka-anxiety tayo. Magiging hopeless. Matatakot tayo. Diba? Mga worries natin dahil hindi tayo gumagaling. Yun lang po ang simpleng dahilan doon. Unang-una, yung cheating. At saka always eating lason. I consider caution and danger ng mga lason. Motivation ko po yun. So, pwede makatulong po sa inyo. Sabihin nyo sa sarili nyo, don't eat lason mula ngayon, ha? Okay? So, stop cheating. No cheating and no eating of lason, okay? So, thank you all. Good night. I love you all. Bye!